Hey guys, super mainit right now. I'm ready to have my vlog, so I'll see you in a bit. Hi guys, welcome to Natatawa ako guys. I don't know why, for some reason, because every time I make an intro, napuputol kasi nagpupunas ako ng pawis kasi sobrang init right now, and I know you guys understand that. So if makita niyo yung pawis ako or magagano ako, meron akong panyo. So pagbigyan niyo na ako. Yun na, okay. So ayun, kaliligo ko lang pala guys kasi saktong-sakto itong vlog na to is requesto. So magka-shoutout lang ako kay Korean Princess Lulu. Ayan siya guys, nag-message siya sa akin sa Instagram. Sabi niya, Ate Rachel, pa-shoutout po please. Thank you, God bless. And she asked for my hair color. Baka pwede daw kasing magaya. So, saktong-sakto kalalabas ko na naman ng shower, guys. So, medyo basa pa talaga yung buhok ko. But, I will show you a picture ko ano talaga yung actual hair color ko after pag nag-dry na talaga siya. So, eto yung actual hair color ko pa nag-dry na talaga siya. So, yan talaga yung color ng hair ko. And, a lot of you guys actually have been asking me what's my hair color and ano yung aking hair care routine. Because if you guys have been following me on my Facebook and my Instagram, you guys have definitely seen my hair was super jet black. As in, super jet na black siya, as in super, actually super damaged ng hair ko talaga eh. To tell you honestly, my hair is not really in a good condition, but with the help of this process na I did for a couple of months, naging okay siya, and then naging nag-transform na yung hair ko, and it became like this. So hindi ko na pahabain yung intro guys, para kasi mainit na talaga, and I wanna have coffee. So, if you guys are ready, please don't forget to subscribe to my channel. And if you are new, hi, my name is Rachel. Please don't forget to subscribe to my channel. Hit notification bell button, and if you want, you can share this video. And that, to answer that question, kung ano talaga yung hair color ko, it's really, really simple because eto lang naman talaga siya, guys, eh. This is the brand of the hair color na ginagamit ko. It's the Ashley Bio Organic, and the shade is 8-2. It's a light matte. Yan. Before na maging ganito yung hair color ko, I went through a lot of process kasi alam niyo naman na my hair color was really jet black. So, marami talaga siyang process, and I'm gonna tell you that because ito actually very easy lang to. You can just buy this online or sa mga store. It's Ashley and it's light matte, and equivalent nito guys is greenish, very green ash blonde. So, meron siyang green tone. So, if you guys can see, I have a hue of green color sa hair ko. And meron siyang ganong color. May pagka-ashy na green yung color niya. That's why. Aray ko, kinakagat ako ng lamok. Excuse me. Kinakagatan ng lamok, guys. So, yun yung color ng hair ko. It's actually parang nagtutone siya. May pagka-ash na may pagka-greenish yung color niya. So, ako, gusto ko yung ganong color. It's just me, guys. Type ko lang yung ganitong color. But if you don't want to, it's okay. Ito lang talaga yung tip ko. And I've been liking this hair color ever since. Pero before ko nga ma-achieve yung color na to, guys, I think you have to follow this process somehow, ha? Pero kung lighter na yung hair mo, madali mo nalang ma-achieve to kasi all you need to do is just buy this hair color. And then, pag light na yung hair mo, madali na siya ma-absorb or mas madali mo na siyang ma-achieve. But for my situation, my hair was really jet black. So, hindi ko agad talaga siya na-achieve. Marami akong process na ginawa. So, ang una kong ginawa, guys, is actually, my hair was really jet black. Ang una kong ginawa, I bought a hair color remover. It's a hair color stripper. In order ko yun sa Shopee. I forgot the brand. It's L'Oreal Hair Color Stripper. Pero parang actual, parang bleach lang siya, guys, eh. And you're gonna have to put that sa hair mo. And then, ma-strip off yung color ng hair. I did that for, I think, 2 to 3 process. And then, nag-lighten yung hair ko. If I have some pictures, I will insert it. Nag-lighten yung hair color ko. As in, super nag-light talaga siya. As in, nag-lighten up siya from jet black to light brown, medium brown. Yung mga ganong color, nag-transition yung hair ko. Pero super siya naging dry. As in, super. As in, completely naging dry yung hair ko. But I have to suffer from that because, you know, stripping off your hair color, guys, is not really healthy. So, recommended ko na after you strip off your hair color, you must use a conditioner na heavy talaga, or you can use these products that I have right here. Ito talaga yung mga ginamit ko, which I think really helped for my hair. So, una kong ginawa, guys, is I bought a argan oil shampoo and a conditioner. This is the one that I have in here. Pilihan ko kasi basa pa siya, guys. Galing siya ng shower.
ito yung gamit ko. This is the brand OLX ba to? OGX. Yan. It's a combo, guys. It's a conditioner and then a shampoo. And this I bought sa Watson's $699 each. Actually, medyo expensive talaga siya, guys. Kasi maliit lang siya, 385 ml or 13 fluid ounces. And 700 each siya. Pero I must tell you, super naging maganda yung condition ng hair ko. As in, super sulit talaga siya. And matipid naman siya. I think, nagamit ko to ng mga 2 to 3 months. Onti lang naman kasi yung nilalagay ko. It's very potent. And yung shampoo, actually, parang halos walang bawas. Super bango siya. Super matipid gamitin. And also, parang feeling ko, mas potent yung pagka-argan oil niya. Kasi may mga ibang product na would claim na argan oil. But you're having it really super cheap. Sometimes, mapapaisip ka ko talagang argan oil ba yun. Pero this is really high quality and mabango siya. So, this really helped my hair. Ito actually paubos na guys eh. Hanggang dito na lang siya. And then, ito naman yung shampoo ko. Medyo puno pa kasi hindi ako masyado may hilig mag-shampoo. Mostly lang, puro conditioner lang yung gamit ko. And then, after that, pagka mag-i-interval ako ng shampoo and conditioner ko, gagamit ako ng mga hair treatment for my hair. So, I use the Crim Silk Triple Keratin Rescue Chorba Chorba. Ito yung gold version, guys. Pang second na natab ko na to kasi ito talaga yung ginagamit ko. And then, if wala akong ganyan, ito yung gamit ko. It's the Silk Keratin from Watson's. This is really cheap, around I think $199 for a big tub like this. Yan. Super worth it siya kasi super effective. And this is what I use every time na mag-strip off ako ng hair ko. So, super dry siya. Right after doing that, every day ako gagamit ng mga products na to. Ina-alternate ko lang man guys eh. Pero super effective niya. And then, nagli-leave on conditioner ako ng argan oil din. This is from Naturals. Itong Watson's brand lang to guys. Pero meron din akong brand na OGX. Hindi ko lang mahanap kung asan siya. Pero yun, super effective din nun. So, ito yung ginagamit ko. Every time mag-strip off ako ng hair ko, so, naging orange yung hair ko guys. Actually, naging orange talaga siya. Kasi hindi na siya balanced. Kasi nga, ni-strip off niya yung hair color. And then, after that, hindi pa rin ako satisfied. So, nag-bleach ako ng hair. And ito yung ginamit ko na bleach. Gumamit ako ng Bremod na hair bleach. Binili ko lang to, I don't know how much this is, 185 pesos. Ako ng hair, so ginawa ko yon. And after that, I did a couple of research. Gumamit ako ng mga ash blonde sa hair ko. And mga dust, number 00, 9.0. Pero wala talaga siyang effect. Hindi gumanda yung hair color ko. Actually, mas na-damage pa siya. But then, yun nga, I accidentally came to this product na nakita ko lang sa market, sa drugstore. And then, yun na, ever since after that, yung hair ko naging ganito na siya. Naging greenish na ash blonde siya. And I really like it kasi somehow nagko-complement siya sa skin tone ko. And mas nakaka-fresh siya. And then, pa nag-fade siya, guys, hindi siya nagiging orange, which I don't like at all. Ayoko yung brassy color. So, I'd rather have my hair ashy and two-tone gray or ash color. I'd rather have it like that compared to orange hair color. So, that's why I really option for something that I know magugustuhan ko for the longest. So, yun yung ginagamit ko. And I think that's all the products that I've been using. And one thing that really helps for my hair is using a collagen product. So, the collagen powder, guys, na nilalagay sa coffee drink or any drinks that you like. I do it every night and in the morning also. So, yun talaga yung feeling ko, isa sa mga nakakatulong na maging okay yung hair condition ko. Even if na talagang bug na yung hair ko sa mga iba't ibang products na nagamit ko. But I think worth it naman kasi right now, I'm really happy with my hair color and with my hair condition. As long nang namemin think ko yung mga products na mga ganito, yung mga keratin treatment, mga conditioner, and heavy conditioner like yung mga argan oil. Okay guys, break time muna tayo. Hold on. Ayan, meron akong kumbo. Ano ato sa Tagalog? Hindi ko alam kung ano tawag dito sa Tagalog guys, pero binigay ni Nining. It's really yummy. It's a sugar-coated na ano, na banana. So, it's banana fritter. So, yun. Ning, kape naman, Ning! Partner, papartner ako ng kape yan kasi medyo daw pagod na daw ako sa ka-vlog. Sabi niya, ate, mag-merienda ka muna. And, pawis na pawis na ako. Pawis na pawis na ako, guys. And, yung 3-in-1 lang na yung kuha mo ako sa kabila. So, yun, guys.
Ito yung mga hair care products na ginamit ko. Actually, very onti lang talaga siya. Ito, super effective to sa akin. And then, itong Silk Secrets. And then, yung Argan na brand na to, guys. That's it. Nirotate ko lang na yun lang yung ginagamit ko. And then, yung hair color ko is this one. Yun lang. Actually, top-notch ko na yung hair color na to. Sorry, guys. Naiinitan talaga ako. And gusto ko nang tikman yung niluto ni Ning. After that, naging okay naman yung hair condition ko. Actually, ayan, medyo mahaba na yung hair ko right now. It's, thank you, Neng! Hanggang dito na yan. Sa bra line na yung hair ko, guys. And hindi yun naman siya super dead. I mean, hindi siya perfect. I mean, of course, kasi super color treated yung hair ko. And I admit to that na hindi siya perfect. Pero, I think I'm very much happy sa hair ko. And oh my god, nag-shine yung mukha ko, guys. Wala akong makeup, as in, wala akong ka-makeup-makeup, guys, ha. So, kung nakikita nyo, oily yung skin ko. It's just my hair. Yan yung aking natural na skin na nakikita nyo nag-reflect sa sun. I think that's it for today's vlog. I'm gonna wrap up and finish this with just, you know, saying na if you guys wanna try this hair care products, yung mga routine na ginagamit ko, it's actually very simple. It's just that be very careful when bleaching your hair. Also, always maintain na meron kayong conditioner, heavy conditioner, mag keratin treatment for your hair because that really helps to revive your hair condition after mo mag-bleach or mag-color ng hair because ako mabilis ako maumay when it comes to hair color. That's why nag-experiment ako all the time with hair ko, kinakagat ako. And for me, guys, I find it okay kasi nare-revive naman yung hair condition ko kasi gumagamit nga ako ng mga ganun pa. Okay, so I'll see you guys next time. And please be safe, stay at home, and I'll see you guys next time. Alright, thank you!